Marahil ay pamilyar na sa inyo ang ilan sa mga tanyag na struktura na nakakapagtaka sa kung paano ito nagawa ng sinaunang sibilisasyon nang wala pang modernong kagamitan. Minsan mo rin bang naisip na maaaring ginawa ito ng mga higante? Ngayon ay ating pag-uusapan ang teorya tungkol sa pagkabuhay at paglaho ng mga ito. Ang mga higante ay matatagpuan sa iba't ibang metalohiya at alamat ng iba't ibang kultura, kung saan ang kanilang panlabas na anyo ay kakaiba kumpara sa isang ordinaryong tao lamang. Halimbawa na lamang ay ang Cyclops sa Odyssey na isinulat ni Homer. Maliban sa pagiging higante ay may anyo itong tao, subalit mayroon itong isang mata lamang sa gitna ng mga anyo nito. Mismong ang Biblia ay nabanggit na rin ang tungkol sa banal na pinagmula ng sinaunang higante. Base naman sa alamat ng Scandinavian, ay hinarap ng mga higante ang mga Diyos, kung saan ay nakasulat na sa oras na iyon ay hinarap ng anak ng Diyos ang mga malalakas at maluluwalhating kalalakihan. Bakit nga ba ang sinaunang tao mula sa iba't ibang kontinente na may desperadong sibilisasyon ay pinag-uusapan ang magkaparas na kwento tungkol sa mga higante? Posible kaya na ang mga ito ay bakas ng ala-ala ng isang tiyak na sinaunang sibilisasyon? Isang medieval Danish na historiador ay kamangha-manghang isinalaysay sa Saxo Grammatica na ang mga higante ay totoong nabuhay. Gayon din kung paano namuhay ang mga ito, kasama na rin ang pagkakaroon ng mga higanteng gusali at istruktura ng sinaunang panahon. Maraming mga nakasulat na tungkol sa pinagmula ng mga higante ang nagpapatotoo. Halimbawa na lamang ay ang isang poem na Seafarer. Ilan sa mga linya nito ay nagsasalaysay tungkol sa mga higanteng pader na naitayo ng mga higante. Mayroon ding nabanggit na tungkol sa higante sa mga dokumentong pangkasaysayan. Si Herodotus ay sinulat ang tungkol sa mga Spartans, kung saan ang mga skeleton o balangkas na mga ito ay may taas na 11.5 talampakan o 3.5 meters sa modernong henerasyon. Ang ancient Greek scholar naman na si Pausanias ay inilarawan ang balangkas ng isang tao na may taas na 5.5 meters na natagpuan sa ilalim ng isang ilog. Si Josephus Flavius naman na isang Roman historian ay isinalin ang testimonya ng mga nakasaksi na mismong nakakita ng buhay na higante. Ayon sa kanilang naobserbahan ay kakaiba ang mukha ng mga ito kumpara sa isang ordinaryong tao at may boses na kahalintulad ng tunog ng isang kulog. Sa sinaunang panahon naman ng Kristyanismo ay naniniwala na ang taas ni Adan ay 13 pulgada o 4 metros at si Eva naman ay may taas na 10 talampakan o 3 metros. Ang tala ng mga nakasulat na ito ay matatagpuan sa archive ng Vatican. Ilang piraso naman na skeleton na may taas na 13 talampakan o 4 metros ang nahukay sa Caucasus Mountain. Noong 20th century, ang edad ng mga higanteng skeleton na ito ay nasa pagitan ng 10,000 taon na ang nakakalipas. Ang pagkakaroon ng malaking bilang ng labi ng isang higante ang nagpapahiwatig para sa mga dalubhasa na ang mga higanteng ito ay napadpad sa lugar na ito dahil sa paghahanap ng lugar na ikaliligtas nila matapos ang isang pandaigdigang sakuna, kung saan natagpuan nila rito ang huling tirahan at ang huling hantungan. Sa isang lumang aklat na may pamagat na History and Antiquity, na sa ngayon ay nakatago sa silid aklata ng Oxford University, may ilang pahina na tungkol sa pagkakadiskubre noong Middle Ages sa isang higanteng skeleton sa Cumberland. Ayon dito, ang higante ay nakalibing na may lalim na 4 pulgada, at kasuotan pa na pang militar, kung saan ang kanyang espada at palakol ay nakalatay sa tabi nito. Ang haba ng balangkas nito o ang skeleton ay 4.5 yarda at ang ngipin naman nito ay 6.5 pulgada ang haba at sobrang lawak. Bilang dagdag sa mga patungay sa pagkakaroon ng higante sa nakaraan ay ang pagkakadiskubre ng mga 10 bakas ng yapak na nahukay sa Tanzania na may sukat na 80 talampakan. Kaugnay nito ang mas maliit na 10 bakas na may sukat na 1.5 talampakan na natagpuan sa Nevada Desert na may edad sa higit sa 200,000 taon na ang nakakalipas. May mga natagpuan ding hanay ng fingerprints na kasunod lamang ng 10 bakas ng mga dinosaurs malapit sa isang layon sa Turkmenistan. Ayon sa mga dalubhasa, ang taas ng higante ay aabot ng 5 metros at nabuhay 150 taon na ang nakakalipas. Isang ngipin na higit ang laki sa ordinaryong ngipin ang natagpuan sa Hong Kong noong 1935. Isa namang human skull na may taas na 2 talampakan ang natagpuan sa Alaska noong 1950.
at 150 petrified human skull ang natagpuan sa Mongolia noong 1999. Ang malit na pinagsamang mga ebidensya ang siyang nagbibigay linaw sa pagkakaroon ng mga higante sa sinaunang sibilisasyon. Hindi na mahalaga kung nag-iisa o marami ang higante na nabuhay sa mundo o maaaring galing sila sa ibang lahi. Isa pa rin katanungan ito na nangangailangan ng kasagutan mula sa mga dalubhasa. Subalit kung talagang nabuhay ang mga higante at hindi lamang sa mga alamat at mitolohiya, maaari kayong mayroon pa rin natitirang bakas sa mga ito. Halimbawa na lamang ang mga estruktura o iba pang bagay. Base sa mga opinyon ng mga scientist, ang pagkakaroon ng higanting bagay o estruktura na diskubre sa iba't ibang panig ng mundo ay isang patunay ng pagkabuhay ng mga higante, kung saan sa modernong panahon ay imposible na makagawa ng mga higanting estruktura na ito. Sa sinaunang sibilisasyon ay imposibleng maitayo ang higanting estruktura nang hindi ginagamitan ang nakakaangat ng bagay na mekanismo, yet nagkaroon pa rin ng bagay na ito. Isang halimbawa ay ang Baalbek Terrace sa Lebanon malapit sa Beirut. May 3 malalaking tipak ng bato na may bigat na 800 na tulinada ang nakalatag sa iba't ibang bahagi nito. Ang bawat piraso ay magkakatulad at nagkakasya sa bawat isa nang walang anumang nagdidikit sa mga ito na hindi kayang maisingit ang talim ng isang kutsilyo. Ayon sa mga mananaliksik, upang maitayo ang pirasong ito na may lawak na 21 at haba na 54 ay nangangailangan ng magkakasabay na lakas ng 50,000 katao. Sino? Paano? At bakit nga ba naitayo ang mga ito? Ayon sa ilang Arabikong kasulatan, ang mga estruktura na ito ay naitayo bilang templo ni Jupiter, kung saan ang mga higante ang nagtayo ng mga ito bilang kautosan ni Haring Nimrod bago magkaroon ng isang baha. Ang sinaunang lungsod ng Teotihuacan, ang lungsod ng mga Diyos, na matatagpuan 30 milya mula sa Mexico, ay may isang kabuuan na gawa sa bloke ng bato. Ayon sa ilang mga kwento ng tagalungsod, ito ay naitayo ng mga higante upang gawing Diyos ang mga tao, kung saan ang kabuuan nito ay kahilintulad ng modelo ng solar system, mula sa panggit ng templo na sumisimbolo sa araw at sa tamang distansya naman ang templo na sumisimbolo ng planeta kung saan ay kasama rito ang Pluto. Nadiskubre lamang ito ng modernong astronomers noong 1930. Ibig sabihin lamang nito, ang sinaunang sibilisasyon ay mayroon ng nalalaman tungkol sa astronomy. Patungkol pa rito sa ilang bagay na maaaring itayo ng mga higante ay ang Egyptian Sphinx, ang English Stonehenge, ang stone figures ng Easter Island, at ang Tibetan City of the Gods. Hindi lamang ang mga estrukturang ito ang kamangha-mangha, kundi ganun na rin ang geometrical connection ng bawat isa. Halimbawa na lamang ay isang linya na iginuhit mula sa Tibetan City of Gods papunta sa Egyptian Sphinx, at yung itutuloy pa ay direktang kumokonekta sa Easter Island. Sa panglinya mula sa City of Gods na papunta sa Mexican Pyramids ay may kaparehas na layo lamang. Ang dalawang linya na ito ay tumutukoy sa 1/4 na bahagi ng ibabaw ng mundo. Ang linya naman na iginuhit mula sa City of Gods papunta sa Stonehenge, kung saan ang sukat nito ay kalahati ng dalawang linya. Papaano naman ang higante sa modernong panahon? Ilang anggulo ang tinitingnan ng mga dalubhasa tungkol sa paglaho ng mga ito. Isa na rito ay ang dahil sa isang cosmic cataclysm, kung saan may ilang ebidensya na daang milyong taon na ang nakakalipas, isang malaking asteroid ang napalapit sa ating planeta, kung saan ang sukat nito ay higit na mas malaki kumpara sa sukat ng kasalukuyang buwan. Ipinalagay ng mga dalubhasa na naging satellite ito ng Earth, dahil dito ay humina ang gravity at dito nagsimulang lumitaw ang mga higante at nabuhay ng modernong sibilisasyon. Sa paglipas ng milyong taon, ang asteroid na ito ay bumaba sa kanyang orbit, nagkahiwa-hiwalay ito sa milyong piraso na direktang tumama sa ibabaw ng mundo. May mga nabuhay pa rin sa sakunang ito, at sa pamamagitan ng mutation at adaptation ay lumiit ang sukat. Sa muling pagtaas ng gravity sa ating mundo, ang ozone layer naman ay unti-unting bumaba na siyang naging dahilan upang tumaas ang masamang epekto ng solar radiation. At ayon pa nga sa ilang mananaliksik na bago nangyari ang sakuna, ang atmosfera ng mundo ay may 1/10 beses na mas mataas ang oxygen kumpara sa kasalukuyan, kung saan ang malalaking uri ng hayop ang namuhay dahil sa mataas na level ng oxygen. Siya rin nagbigay paliwanag sa pagkakaroon ng higanting bakas ng hayop at halaman sa panahon ng pagkabuhay ng mga higante. Pagkatapos ng sakuna ay unti-unting lumiit ang sukat ng mga higante. Ayon sa ilang kilalang anthropologist katulad na lamang ni na Christopher Bohm at Franz Weinrich, bago ang pagtama ng asteroid sa ibabaw ng mundo, ang mga higanteng azuras na nakatira sa kontinente ay umaabot sa taas nito na 50 metro. At sa pagdaan ng 1,000 taon nung nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang mga kontinente,
ang nagkakaisang sibilisasyon ng mga higante ay naging watak-watak. Ang mga sumunod na henerasyon ng mga asuras na higante ay may taas na lamang na 12 metro. At ang mga sunod naman ay may taas na lamang na 6 na metro. Dahil sa pagbabago sa kapaligiran sa buong mundo, marami ang namatay sa mga higante kung saan sa ibang lugar naman ay may mga nabuhay. Hanggang sa umabot ang ika-6 na siglo. Ang teoryang ito ay naging kasalungat ng teorya ni Charles Darwin. Subalit isa lamang ito sa mga teorya na nagpapaliwanag sa pagkakaroon ng mga higante sa sinaunang panahon. Anong nasa isip mo, kaibigan? Maaari natin itong pag-usapan sa comment section sa ibabang bahagi ng video ito. Muli ay maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ito, ay maaari mong ibahagi ito sa iyong kaibigan. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell upang maging updated sa lahat ng videos. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga giliw kong tagapanood.